Kamusta mga papi? Para sa unang episode ng series na tatawagin nating Buhay Artista, Will you please repeat it? Ay tatalakayin natin kung paano nga ba nakakaiyak ng madali at on the spot ang mga artistang tulad ko. I cry. Madaming paraan para makaiyak. Nandyan yung tinatawag na Sare Method. Sare Hirarame. S-A-R-E. Ang ibig sabihin ng Sare ay stimulus or stimuli. Stimulus or stimuli, affect, respond, then express. Ito yung method kung saan idadaan mo muna sa proseso yung emosyon mo bago ka makaiyak. Para mas genuine, kailangan mo munang ilagay yung sarili mo sa pinagdadaanan ng karakter na ginagampanan mo. At syempre, nandyan din naman yung substitution method na kung hindi ka makarelate dun sa pinagdadaanan ng karakter mo kasi hindi pa yun nangyayari sa'yo, ay pwede mong palitan ng equally malungkot na pangyayari o karanasan sa buhay mo. Yung stimulus para maiyak ka. Gets mo? Dalawa na lang kami sa audition tapos akala ko makuha na ako. Pero pero mas pinili nila yung may abs. Nandyan din naman yung tinatawag na inner dialogue. At syempre marami pang iba. Ngayon, kung gusto nyong talakayin natin to someday, ay mag-comment lang kayo sa baba. Dito, sa baba. Wow! Anyway, meron ding mga daya akong natutunan through the years kung paano makakaiyak ng mabilis sa eksena. At yon ang ituturo ko sa inyo. Ito yung kailangan nyo malaman. Kapag nasa taping o shooting ka, hindi mo pwedeng paghintayin yung direktor o yung mga kaeksena mo. Dapat kapag kinailangan na maiyak ka, ay kaya mong umiyak on cue and on the spot. Dahil di ka nila hihintayin. At kapag di ka makaiyak, di ka na nila ulit kukunin. Or worse, baka pauwiin ka at palitan ka ng iba. Hindi pa nangyari sa akin yun. Sa friend ko nangyari yun, hindi sa akin. Kaya mga papi, ito ang mga pinagbabawal na technique sa pag-iyak na dapat mong tandaan. Pero huwag mong sabihin na sa akin ang galing. Number 1, paghihikab. Yawning. Di ba, Paps, kapag naghihikab tayo, parang naluluha tayo? Gawin mo yon ng mga 10 times. Okay, Janus. Ready ka na? Gusto ko, take 1 lang to, ha? Galingan mo. Teka lang, Derek. Mag-prepare lang ako. Mag-motivate lang ako ng sarili ko. Wait lang. Ready na ako, Derek. Number 2, pagduwal. Look, there it is. Tulad ng paghihikab, tuwing naduduwal tayo, ay naluluha rin tayo. O Janus, drama to, ha. Gusto ko umiyak ka dito ng madami. Kasi ganun sa Pilipinas. Kapag hindi ka umiyak ng may luha, ibig sabihin hindi ka malungkot at hindi ka magaling na artista. Naintindihan mo, Janus? Yes, Derek. Madami, ha. O sige po. Oy, ba't ka nagdudol dyan? Ha?
Nandadaya ka, no? Alam ko na yung style na yan, ha? Nagdududual ka para maluha ka. Hindi, Direk. Eh, ba't ka nagdududual? Direk. Huh? Buntis ako. At ikaw ang ama. Magiging daddy na ako. Number 3. Tumitig sa ilaw. Hindi ko alam kung effective to yan. Kaya huwag niyo tong gagawin dahil baka masira makalimutan. Janus, ready ka na ba? Hoy, Janus! Janus, kinakausap kita. Ready ka na ba? Madami pa tayong kukunan na eksena. Number 4. Eye drops. Ito, Paps, ay isa sa mga pinaka-classic na daya ng mga artistang hindi makaiyak. Ganito ang galawan dyan. Titingala ka, tapos maglalagay ka ng eye drops. Hihintayin mo yung action. Pagka-action, biglang yuyuko at titingin sa eksena mo. Sabay tulong luha. O Janus, ready ka na? Nakapag-prepare ka na ba? Ready na, Direk. Okay. Quiet on the set. 5, 4, 3, 2, 1. Action! Yes, actor. Isa kang tunay na actor. Robert De Niro, Al Pacino, ikaw! And last but not the least, ang favorite ko at favorite ng mga artista noong 90s. Drum roll. Vicks Vapor Rub. Ang style dyan ay kailangan mailagay mo yung Vicks malapit sa mata mo para maluha ka dahil dun sa mental vapors. Magic. Okay, next na mag-audition ay Direk. Anong role yung pag-auditionan mo? Dun po sa role nung bida. Sigurado ka? Mabigat yung role, ha? At madaming iyakan at breakdown na eksena. Ang sabi po sa akin ng manager ko, magpapakit lang daw po yung bida. Hindi. Ang kailangan namin dito yung magaling umiyak. Dramatic actor. Yung pag sinabi namin iyak, iyak. Oh. I didn't know. Magaling ka ba umiyak? Marunong po. Ang tanong ko, magaling ka ba umiyak? Hindi marunong ka ba umiyak? Magaling po. Sige, subukan natin. Sabihin mo tong dialogue ni JLC sa One More Chance. Gusto ko ibuhos mo dito, ha? Iyak talaga, ha? Okay po, Direk. Pwede po bang mag-prepare po muna ako? Saglit lang po. Mag-motivate lang po ako. Okay, bilisan mo lang, ha? Ready na. Action! Siyempre, mag-ingat ka at baka sumakto sa eyeball mo. Minsan... Ha? Kaya... tayo iniiwan nung... Kaya tayo iniiwan ng mga tao mahal natin. Kasi baka may darating, andyan ka pa ba, Direk? Kasi baka may darating na mas okay. Okay na, Direk. Napakagaling mong aktor, pero meron akong role na naisip na mas bagay sa'yo, eh. Talaga, Direk? Ano po yung role? Ready ka na? Bagong-bago to. Best friend nung bida. Wow! Ngayon, may kanya-kanyang style yan. Yung iba, bago pa mag-eksena, nilalagay na nila around sa mata nila para maluha-luha na sila kapag nag-start yung eksena. Pero, may mga eksena na hindi naman simulat... May mga eksena na hindi naman sinisimulan na umiiyak ka na kaagad. So, kailangan mong gawa ng style kung paano ka makakaiyak sa kalagitnaan ng eksena. Ang style ng mga artista dati ay inilalagay nila dito
sa ibabaw ng kamay, yung Vicks. Tapos, mag-eksena sila. Hindi pa sila maluhaluha. Kapag malapit na yung parte na naiiyak na sila, kunwari, magpapahido ng luha. Pero ang totoo, ipinahid nila yung Vicks. Makikita mo yung dito nila ang kintab. Tapos yung maluluha na sila. Galing, di ba? Magic. Wow! At yan po ang style ng mga artista para madaling makaiyak. Kung nag-enjoy kayo mga papi at gusto nyong gumawa pa ako ng mga episode na ganito, syempre, like, subscribe, at mag-comment kayo below kung ano yung mga gusto nyong talakayin natin. Kung di nyo naman nagustuhan, ay feel free na i-thumbs down. Hindi naman ako nagtatanim ng sama ng loob. Aabangan lang kita sa labas. Nagbibiro lang ako.